Galit na galit, iritadong iritado, sa mga bagay na wala ka namang kinalaman. Kaya pag tinanong ka, ba't ka affected? Matapos ang sunod-sunod na pagtira ng kilalang personalidad kay Unkabogable star Vice Ganda, ay tila hindi na napigilan ni Vice Ganda na paringgan ang mga ito kanina sa It Showtime. Matatandaan na numero unong basher ng komedyante ang showbiz columnist na si Christopher Meen. Sa katunayan ay ito ang naglabas ng balita na di umano ay ayaw i-guest ng batikang broadcaster na si Jessica Soho si Vice Ganda sa KMJS. Sa kabilang banda ay ang social media influencer na si Rendon Labrador naman ang naninira ngayon kay Vice Ganda. Dinamay pa nito ang asawa ng komedyante na si Ayon Perez. Ayon kasi sa mga pahayag ni Rendon ay hindi daw mamahalin ni Ayon si Vice kung wala itong pera at hindi sikat. Sinabi pa ni Rendon na paniguradong si Vice Ganda ang lahat ng gumagastos sa pangangailangan ni Ayon Perez. Samantala, bagamat personal at diretsahang tira ang ginagawa kay Vice Ganda ng mga ito, ay nananatiling no drop name at parinig lamang ang ginagawa ni Vice Ganda. Dito rin kasi nakilala ang pagiging matalino ni Vice sa pagsagot sa mga basher nang hindi nagbabanggit ng pangalan. Kaya naman sa latest episode ng It Showtime ay merong mensahe si Vice Ganda para sa kanyang mga basher. Ayon kay Vice Ganda sa It Showtime, alam nyo araw-araw nai-stress tayo sa mga nangyayari sa paligid at sa sarili natin na talagang nakaka-stress at apektado tayo. Pero may mga pagkakataon din naman na nai-stress natin ang mga sarili natin sa mga bagay na hindi naman tayo apektado. Kaya minsan kapag nai-stress ka o nai-stress ang kakilala mo, ito lang ang itanong mo, bakit ka affected? Dagdag pa ni Vice, kasi ang daming tao na galit, iritadong iritado sa mga bagay na wala ka namang kinalaman. Kaya pag tinanong ka, ba't ka affected? Bigla mo marirealize, oo nga no, bakit ako affected? Binubuisit ka ng mga bagay na wala namang kinalaman sa buhay mo. Maging busy ka sa sarili mo. Because tea is very precious. What is TEA? Your time, energy, and attention is very precious. Kaya huwag mo ibibigay yan sa lahat. Lalo na sa walang kinalaman sa buhay mo. Unless, pakilamera ka talaga. Samantala, wala pang tugon ang mga basher ni Vice Ganda sa patutsada na ito ng komedyante sa kanila. Inaasahan naman ng netizens na dito natitigil ang mga basher sa mga paninirang puri na ginagawa nila kay Vice Ganda.